guys! Happy New Year! I hope na okay lang kayo sa ating bagong taon. We're hoping for the best. And sana ay ito na rin ang magiging good new year natin. Mga kaibigan, ngayon magluluto ako ng pita. At simple lang, kasi katatapos lang ng ating holiday season. Medyo nakakain tayo ng mga maraming medyo fatty. So ngayon, kailangan naman natin yung mga light lang kasi para sa ating mga nakain. Medyo iba naman ang hinahanap natin ngayon. So ngayon, pita ang naisip kong gagawin. So ito guys, ipapakita ko sa inyo ang aking mga ingredients. So, ito na guys, ang aking mga ingredients. Ito yung aking carne. Ayan, sa filet American. At meron tayong onion, tomatoes, cheese. Hindi ko binuksan kasi pag hindi naubos, ay balik na siya. I have tomato paste and garlic. And I have my pita bread. So, I will show you later how do I do it, my pita. But I will show you only my ingredients. So, this is it. And salad. I have salad. So, okay guys, I will start cooking now. So, ngayon guys, ito, lagyan ko muna ng olive oil. Hindi ako nag-measure. Ano lang, estimation. So, ang unahin ko ay aking ground meat. Or minced meat. Very red. You can see guys, it's very red. It's very fresh. By the way, unahin, I will fry first the garlic. Here. And then second is my onion. Smells good. And then my fresh tomatoes. And then my tomato paste. And then I will add my salt, half a teaspoon, and I will put my pepper, and a little bit of rubong, 1 teaspoon. Oh, sorry. So I will put my rubong, 1 teaspoon. Now is my meat. Very red. I will add 1 chicken cubes because I don't have the meat cubes. I will add the chicken cubes. What? But this is okay, the same. The important is I can find the taste that I want. So here is the guys, almost ready. But I will add a little bit of this spices to become a little bit spicy. It is the chili flakes. So
is na guys, ready na. Patayin ko na yung apoy. At ito naman yung aking pita bread. Pwede ito ilagay sa microwave or else sa toaster. So, but for me, I want to put it in the toast and I will put that. So, okay guys, ito na yung aking niloto na ground meat para sa aking pita. Ayan siya. And ito naman yung salad ko, iceberg salad. I have my cheese and my pita. So guys, I'm going to make my pita. So first, I have to open here. I will put with meat. Totally very, very hot. Normally, malamig-lamig. And then, lagyan ko ng cheese. And then, yung karne ko. And then, salad. As you can see, guys, pwede rin lagyan ulit ng karne. Kung gusto mo ng marami, you add more. So, ito na guys, yung aking niloto na pita. Very simple pita. Only salad, cheese, and meat. Masarap. Ito guys, oh. Maganda lang dito guys kasi hindi masyadong fatty siya. Yung pagkain mo parang fresh siya kasi yung vegetables mo, yung salad mo fresh. Tapos yung cheese mo, hindi oily. So ayan ang maganda dito. Halimbawa wala kang ganang kumain kasi na-over ka nga sa mga oily na pagkain or mga heavy sa stomach. So it's nice like this. Okay guys, I hope nga nakabigay na naman ako sa inyo ng bagong idea, bagong taon, 2021. So, I hope nga pwede din ninyo magawa sa inyong bahay. Hello nga pala sa mga bago kong subscribers in the Philippines, doon sa Iloilo, sa Aklan, nga mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa support ninyo at sana andyan lagi kayo. Hindi ninyo pababayaan na isupport ako kagaya ng pagsimula ninyo. So maraming salamat at saga akin din na mga old subscriber nga hindi nag-asawa manood sa niloloto ko at sa akin. Maraming salamat ha. At sa iba din, some other subscribers, they are foreigners, so thank you for supporting me, helping me, giving some comments for me that it makes me inspired to do my vlog and to continue. So thank you very much and I hope that all of you will be there always. So guys, thank you and I hope to see you in my next video. Bye.